Hi Ace, oh, hi Crypto, what's up? Can you help me back there? Why, what happened? You know, I'm a dog so I do my thing. Teka, nag-poop ka na naman dun sa garahe, no? Oo eh. Eh, papatulong sana ako sa'yo. Ba't di mo linisin sarili mong poop? I'm a super dog, so I do have a super poop. What? You're so disgusting! Hi guys! You know, I'm kinda hungry. I'm looking for a food. Wow! Chocolate! Okay, hello guys! Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel. Ang channel na kung saan nagre-review natin ng mga iba't ibang klaseng toys na makikita natin sa market base here in the Philippines. Now, before we start, please do like this video, especially if you like Yum Burgers. And if this is your first time here on our channel, please do subscribe and click that bell button so you will get notified every time we have a new video. Now, with all that, maingay ang aso. Now, here's the toy that we're going to review for today. This is the Jollibee Jolly Kiddy Meal from the movie DC League of Super Pets. Super Pets! And we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 toys ang meron ang DC League of Super Pets ng Jollibee Kiddy Meal. Okay, so check muna natin. First, unang-una, nandito ang ating Batman. And nandito yung instructions niya, yung kanyang manual. Uy, meron daw siyang Batarang. So, right now, i-unsupot na natin yan. Yan! So, pag na-unsupot na natin si Batman, ito ang included sa kanya. Yung kanyang Batarang. Yan, okay. And dito is yung kanyang Batarang. May Bat logo naman doon. Actually, galing to sa hanger. Nawala lang yung hook niya dito. Hindi, joke lang. Ganito lang talaga itsura nung Batarang niya. Check naman natin dito ngayon si Batman with a bat smile and very, very large bat ear. Check naman natin yung details niya. Yan. Okay. And then yung kanyang cape. Ang articulation nito, hindi nagagalaw yung ulo. Hindi rin nagagalaw yung kamay. Walang ibang nagagalaw kundi this one lang. And then para sa gimmick niya, itong nasa likod niya, pe-press natin yan. Ayan. Pag pre-press mo yan, whoa, 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 sure you can. Parang ganun. So parang siya nag-uppercut. Pero technically hindi naman yan uppercut. Kasi ang mangyayari dyan, this one, yung hanger niya, lalagay natin yan dyan. Then pag nandyan na yan, pe-press natin itong sa likod niya. Yo! Ang galing! And I am not expecting that. Para mo lang siya talagang ipapatong dito sa likod niya. So, in-expect ko, pag pinindot ko to, since pag ganyan yung kamay niya, baka matulak, malaglag dito. Actually, dito ako nakaabang kanina. Pero, grabe. Di ko talaga in-expect na makukuha niya kaagad. At binato niya. So, since binato niya, hindi ko na alam kung saan napunta kasi medyo maraming kalat. Doon siya nalaglag. So, hindi ko siya makita ngayon kung nasaan na siya. Okay? So, ngayon, dahil hindi ko siya ina-expect na mangyayari, watch na lang natin yung replay. Ito yung replay niya. Slow-mo replay para makita niyo maigi anong nangyari doon. Pero buti na lang, na-try natin at naging successful yung first try natin. Grabe ito si Batman eh. Gigil na gigil eh. Next natin na iti-check is nandito naman si Wonder Woman. Okay. And sa kanya, may nakalagay dyan sa manual niya na sticker. So, i-unsupot na natin si Wonder Woman. And pag na-unsupot na natin siya, first decals or sticker niya na gagamitin natin mamaya. And nandito rin yung kanyang ihip ng bubbles. This one is yung kanyang lasso of truth na kung sino man ang may hawak or nakatali dito sa kanyang lasso, eh walang ibang sasabihin kundi yung truth lang. Ito naman ngayon yung ating Wonder Woman. Check natin yung details. Ganda. Maganda siya dito. Ayan. Seems like well executed yung paint niya sa face. Ang ganda, ang ganda. Even yung lipsticks. Lipsticks. Even yung lipstick niya. Maganda. Okay. And this, although may mga chip ng plastic sa underarm niya. So,
hindi nakapag-hygiene ngayon si Wonder Woman. Anyway, ito yung complete details niya. Okay, nice. Yan. Okay. Para sa articulation niya, yung kamay niya hindi rin namu-move, even yung head niya. Walang ibang namu-move kundi itong arms lang niya sa left. Okay? Why? Kasi ang gagawin natin dyan, itong lasso of truth niya, kailangan pa slide talaga siya pag ganyan. Yan, okay? So, since nandyan na siya, ngayon, lalagay naman natin itong kanyang sticker. So, isang pahaba lang naman siya. And ilalagay itong sticker na to dito sa kanyang belt. Kaya akala nyo, K-pop lang siya, no? Naka-crop top lang si Wonder Woman. No, no, no. Meron siyang belt. Okay, medyo mahirap lang i-flat doon sa mga gilid-gilid niya kasi maliit lang yung space eh. Para lang mapantay natin yun. Yun, okay? Ganun din dito sa kabila. Okay, so fits well naman yung kanyang belt. Yan, since kompleto na si Wonder Woman, nandiyan yung kanyang belt. Nakalagay na natin sticker niya, even yung kanyang lasso, hawak-hawak niya na. Ang gimmick lang natin dito is that may wheel siya dito sa likod na yun yung iro-roll ninyo. So pag ginawa mo yun, ayun, di ba? Medyo mahirap isiksik itong kanyang lasso. Tapos, careful kayo dito pala. Kasi baka mamaya, habang sinisiksik nyo siya, maputol nyo na itong part na to. And right now, we have here Superman. Ito yung kanyang manual sa likod. And ito yung mga gagawin daw niya. May kasama rin siyang sticker. Kaya right now, i-unsupot na natin si Superman. Yan! Okay, so nandito na ang ating Superman. And check muna natin yung kanyang sticker here. Yan ang kanyang sticker. Sana hindi tayo mahirapan mamaya. Ikabit yan. And meron siya dito ang kanyang sariling stand. Check naman natin yung details ni Superman. Yan. Parang kilala ko to. Parang namumukaan ko tong mukha na to eh. Basta yan yung mukha ng Superman natin. Okay. Okay, so para sa kanyang articulation, wala rin siyang any articulation. As in wala, even sa isang arms wala. Kabit muna natin itong kanyang mga decals. First, unahin muna natin yung kanyang belt. Yan. Okay, and then ikot. Waist, yan. Uy, perfect. Magandang pagkakakabit natin ng sticker para sa kanyang wrist. By the way, kung ikakabit niyo siya, medyo pa letter U, di ba? Hindi pa baliktad na pa ganyan. Pinaka-point ng triangle niya, pointing sa baba. Superman watch. He's on time, always. Dalawa yan eh, meron din siya sa kanyang left arm. Again, yung point ng triangle dapat pointing sa baba. Yan, okay, perfect. So, dalawa na yung kanyang Superman watch. Yan. And lastly, yung kanyang S. In my world, this means hope. Ito palang letter S niya, baka isipin nyo kasi dyan yung ilalagay. Masyado itong malaki dyan. And as you can see, meron naman na siyang letter S dito sa harap. So, itong S kasi na ito, dito yan ilalagay sa likod. Yan, okay? Dyan siya. Although yung S natin sa front may paint chip po. Okay, so sa gimmick ni Superman, ang gagawin natin, akala mo ilalagay mo lang siya doon, di ba? Pag pinilit mo siyang pababa, parang hindi siya kakasya. Ang trick kasi dito is that ilalagay mo siya diyan and then iikot mo. Yon, okay? So iikot mo siya. Hindi siya basta-bastang mag-slide lang pababa. So kailangan i-turn mo siya para masiksik mo siya doon. Okay, and then from here, iikot natin 'yan. Iikot pa. Up, up, and away! Yun! Ayaw nyo lumipad. Sabi dito sa ating instructions is that press the button with watch him fly and spin in the air. So, talagang kailangan lumutang siya. Kailangan siya mag-spin sa air. Kasi nga, try pa natin. Isa pa. 1, 2, 3. Ayaw nyo talagang lumipad. Ayaw mo nang pataas. How about patagilid? Up, up, and away! Ayaw talaga ng Superman na to. Anyway, ayan yung gimmick ni Superman. Ayan ang ating Superman. And right now, kita naman tayo sa ating mga super pets. Tingnan muna natin yung kay Batman, which is nandito si Ace. So right now, yan, support na natin niya. Okay, so pag nansupport natin si Ace, ito ang kasama niya. Meron siyang kasama ditong stand. Nandito yung kanyang bat logo. Nandito mismo yung ating bat dog. Bat na dog pa. Si Ace. Yan.
Yan ang kanyang details. Meron siyang Batman logo doon. Nakasimangot, parang kanyang amo. Yung gimmick kasi ni Ace is that itutulak mo siya patalikod eh. And then, bibitawa mo siya. Yun! Itong paa niya na to, diba, nakatayo siya. Hold mo siya dyan. Tapos, pag binitawa mo, yun, tatalon siya. Parang ganun. So, medyo mahirap lang dito sa kanyang sariling stand. Yan, okay. Then, medyo gutom si Ace. Kulang sa energy. Next pet natin, ang ating malusog, healthy, na si PB. Yan. Si PB, ang dami niyang decals, ang dami niyang stickers. Oh, no. Anyway, i-unsupportan natin si PB. So, pag na-unsupport natin si PB, first is, nandito nga yung kanyang mga decals. Akala mo yung yellow lang, no? Pero no. May mga stars siya dyan. Color white kasi, kaya parang medyo hindi kita. And we also have here yung kanyang stand. Wonder Woman. Ang ganda. Gusto ko yung stand niya. Medyo maganda yung stand. Nandito na ang ating PB. Ang cutie PB. Yan yung details niya. Huwag kayo mag-alala sa stickers niya kung paano nyo ilalagay yung mga stars kasi may mga naka-emboss naman na dito. So, yun yung magiging mark ninyo or yun yung magiging guide ninyo. So, dahil dyan, ilagay muna natin yung stickers. Yan! Natapos din natin ang sticker ni PV. Actually, may casualty tayo dito sa sticker. Meron isang sticker na hindi gaano maganda yung cut. So, napunitan ako. Ayun, meron tayong isang star na halos di siya nabuo. Anyway, nakakabitan natin lahat yan. Mga stars niya sa likod and even yung mga anklets niya dyan. And last thing na gagawin natin kay PB, tatanggalin niyo tong paper na to. Ang gimmick lang kasi ni PB is umiilaw siya. Pero wala siyang any buttons, kundi yung parang wheel lang dito. Pwede mo siyang galawin ng ganyan. Yan, o diba? Umiilaw siya. Yan. Pero actually, ang pinaka-purpose niyan is that pag nilalakad natin siya. Weep, 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 weep. Oh, di ba? Something like that. So, umiilaw-ilaw yan. Okay? Ito na ang pinaka-last natin na toy, which is ang dog ni Superman. Ang pangalan ay si Crypto. Okay, so dahil dyan, i-unsupport na natin yan. And pag na-unsupport na natin si Crypto, ito ang kasama niya. Ang ganda. Ang ganda rin yung stand niya. Tsaka paslant siya. And then, nandito na si Crypto. Nag-a-accident ganyan si Crypto. So, yan yung details niya. Mayroon din siya doong logo ni Superman. Gimmick na to ni Crypto is that pag-press down natin yan, yun na yun. Ang nakalagay kasi sa manual niya is that press button to unleash Crypto Solar Power Punch. And Crypto Unleash Your Super Power Punch! Yun na yan. Pag-prenes mo siya, nag-stock up na siya doon. So, yun na yun. So, it's not a punch. It's like parang Crypto. Shake hands. Yan. Good boy. Yeah. Anyway, pag nilagyan natin siya sa kanyang stand, okay, maganda siya. Maganda siya sa kanyang stand. Ah. Okay, so, kompleto na natin ngayon ang ating DC League of Super Pets. Habang may nagsusuper karaoke sa ating background. Pag ginawang pansinin yun, focus muna tayo dito sa ating review na toy dahil right now, iti-check naman natin yung kanilang mga height. Actually, yung mga pets natin, kasama yung stand nila, less than 3 inches lang. Ayan, less than 3 inches. Pinakamababa si PB. But yung mga superhero natin, si Batman is around less than 4 inches. Si Superman, since meron siyang stand, almost 6 inches siya. Wonder Woman naman, almost 4 inches din siya. And then, maganda niyan, i-compare natin sila sa mga dati pa nating Jollibee Kitty Meal Jollibee Kitty Meal toys tulad ng ating Jollibots Burger and Jollibee Chicken Joy Jollibot. Eh, maganda para sa size comparison na lang din, Pokemon from McDonald's Happy Meal. Andito ngayon si Meowth, baka awayin siya ng mga dogs. Maglagay na rin tayo dito ng ating Among Us toys. Yan. So yan ang ating size comparison. So if you are planning to get this whole set, depende kasi yung price niya sa kasamang meal na bibilhin ninyo. Pero sa Jollibee kasi, nag-a-allow sila na makuha mo na agad ng isang buong set basta kasama yung bucket meal. To yung ganyan, bucket meal. Hindi itong toy, yung may bucket meal sila ng chicken. Pag bumili ka nun, alam ko pwede ka na makapag-purchase din ng isang buong set na, which will cost you around 700 to 800 pesos. Ito nga sa akin, kinuha ko na rin sila ng isang buong set. Okay, so there you have it now, guys. Ito na ang ating Jollibee Kitty Meal Toys from the movie DC League of Super Pets.
So what do you think of this set of toys ng Jollibee ngayon? Is it a go for you or a no for you? But for me, I think kung mahilig ka sa mga superheroes, especially kung DC fan ka, I think maganda to na bilhin mo ito, especially kung meron kang mga kiddos, mga chikiting din. Kasi I'm sure, again, itong mga toys na to is built, is made for our chikitings. Okay naman yung mga itsura nila. Actually, maganda nga yung paint nila. May mga konting paint chips lang ako nakita, pero hindi naman ganun kalaki yung difference talaga. Ang medyo downside lang, especially sa mga superheroes, is wala na silang any articulation. As in, para lang silang statue na nakatayo lang. Wala ka ng ibang pwedeng magalaw, kundi other than yung kanilang gimmick. Pagdating ngayon dito sa mga pets natin, no wonder, aesthetically, napaka-cute talaga ng mga pets na to. Maganda yung itsura nila. Maayos sila. And I think, ang downside lang itong mga to is yung mga gimmicks nila. Especially dito kapag dating kay Crypto, yung kanyang super punch, medyo mabagal eh. Kahit ipipress ko siya. So, until now, hindi ko alam kung sira ba yung nakuha natin. Dapat ba siyang bumabalik? Or talagang sadyang ganyan lang? Comment down below nga guys kung yung crypto nyo is ganito rin kabagal yung suntok or mas mabilis or nag-spring back siya. Kasi sa akin talaga, isang press lang. Yan na yun. Ganyan lang siya. So, parang hindi naman nakaka-enjoy yung gimmick niya. Even dito kay Ace, sa ating bat dog, hindi gaano nag-workout yung, ano niya, yung gimmick niya. Actually, pag inupo natin siya, yun, parang doon pa mas okay. Pero kung gagamitin natin yung itong pinaka-stand niya, parang hindi siya gaanong ganun nag-workout. Pagdating naman dito kay PB, napaka-simple lang din ng gimmick niya kasi umiilaw-ilaw lang talaga siya. Gimmick-wise, medyo kulang pagdating dito sa mga pets nila. Pero kung ipang di-display lang natin, kita nyo nga ngayon, no? Pag di-display lang natin sila, di ba, yung mga pets na yan, I think maganda. Ang ganda rin ng mga stands nila. So, the best siguro na mag-enjoy ka rito is that di-display lang natin sila rather than lalaroin, okay? Pero, I'm sure naman, yung mga kids ninyo mag-enjoy sila. Kahit sinong kids naman, eh. Basta pumunta ka sa Jollibee habang kumakain ka ng Juicylicious na Chicken Joy at kanilang super yummy yum burger, diba? Tapos dagdagan mo pa ng toys. Talaga mag-e-enjoy kayo. This portion is not sponsored by Jollibee. Pero Jollibee, bakene men. Okay, so ito na ang ating toy. So if you have any comments, questions, suggestions, or any violent reactions, please comment it down below. Once again, guys, thank you so much for watching this video. This is Pinoy Toy Review, signing out.